Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga bakubakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad.
ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam nang may nakapangihilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga na ninyo sa kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito nung matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa inyo. Ihahanda niya ang inyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Hudeya at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkain, balang at pulot pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo na ng panahon ng Adbiyento, kaya punong-puno ng pag-asa, pasasalamat. Sama-sama muna natin bigyan ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak para sa Kanya. Na, 16, kundi ako nagkakamali, 16 na araw na lamang ay Pasko na, sinindihan na natin ang napakalaking kandila dito sa harapan. Nasindihan na ang pangalawang kandila ng korona ng Adbiyento. Kung noong nakaraang linggo, unang linggo, ang tema ng unang kandila ay pag-asa. Noong nakaraang linggo, ang sabi sa suot ko, kulay talong. Ngayon, pangalawang linggo, ang sabi sa kulay ng suot ko, puto bongbong. Ang tema ng pangalawang kandila ng Adbiyento ay kapayapaan. Peace. Pwede po ba mga kapatid, isang maagang pamasko sa mga katabi natin, sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, peace be with you. Yan ang unang pamasko ng ikalawang linggo ng Adbiyento. Kapayapaan. Pero nakakalungkod pong marinig, makita ang mga hindi magandang nangyayari sa paligid natin, humahabol pa, matatapos na lang ang taon. May mga napakapangit pang pangyayari sa paligid natin na humahabol, kabi-kabilang digmaan sa mundo, kalamidad, trahedya, sakuna, krimen. Unang linggo ng Adbiyento, noong linggo. Siguro yung apat na iyon, magsisimba lang talaga karaniwang linggo. Hindi nila inakala na doon sa kanilang misa sa Mindanao State University, matatapos ang kanilang buhay bago magpasko. Ilang kaya sa atin ngayon, mga kapatid,
ang dumadanas ng kawalan ng kapayapaan. Sabi nga nung isang matanda, alam mo, Father, ang ingay-ingay na naman ng mundo, ang gulo-gulo na naman ng mga tao. Ilang kaya sa atin ngayon ang walang kapayapaan sa buhay? Mga kapatid, ito ang bigay ng Paskong darating sa atin. Ang katuparan ng pangako ng Diyos na ibabalik niya ang kaayusan, ang kapayapaan na sinira ng pagkakasala ng tao. Ano ang unang pagkakasala ng tao na sumira sa kapayapaan, sumira sa kaayusan? The first sin of man, disobedience. Kawalan ng disiplina. Hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya ano ang sabi ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa ngayon? Katulad ng mabuting pastol, ibabalik ng Panginoon ang mga tupang naliligaw at ang mga tupang iniligaw. Minsan, hindi naman talaga matigas ang ulo mo. Nahawa ka lang. Hindi ka naman ganyang dati. Bakit binago ka ng pangangailangan mo? Binago ka ng paligid mo? Nung bata ka, masunuring bata ka. Anong nangyari sa'yo? Bakit matigas na ang ulo mo? Minsan, kaya gumugulo ang buhay at kaya maraming nasisirang buhay dahil sa katigasan ng ulo. Alam nyo, minsan, hindi dahil kulang sa pinag-aralan, hindi dahil walang kaalaman, simple lang, kaya hindi sumusunod dahil sa angkin mong kayabangan. Dahil sa katigasan. Alam nyo yung aking classic na halimbawa tungkol sa hindi natin pagsunod. Naalala ho ninyo sa EDSA, naglagay noon ang MMDA ng malalaking karatula. Napakasimple ng nakasulat. Ang laki-laki ng nakasulat. Anong nakalagay? Walang tawiran na kamamatay. Naalala ninyo? Di ba ang laki-laki? Halos bawat kanto meron. Walang tawiran na kamamatay. Pero nakikipagpatintero pa rin sa sasakyan. Hindi sumuko ang MMDA. Pinalitan nila. Walang tawiran, may namatay. Pero ganun pa rin. May mga pumupuslit pa rin. Kaya kinabahan na ako eh. Baka ang ilagay na nila, walang tawiran, papatayin. Ewan ko na lang. Ang tigas ng ulo. Mga magulang, alam nyo yan. Kaya ka nasasaktan. Matigas ang ulo mo. Bakit napalo? Bakit napagalitan? Hindi ka marunong sumunod. Masyado ka ng magaling. Masyado ka ng maraming alam. Alam nyo mga kapatid, kung paanong may ilang araw pa bago magpasko, bago magbagong taon, gayon din. Habang may lakas, habang may oras pa tayo, gawin natin ang pinapayo ni San Pablo o ni San Pedro sa ating ikalawang pag-asa. Huwag natin baliwalain ang mga utos, ang mga batas, igalang natin ang alituntunin. Ang proseso, ang sistema na gumagabay sa buhay natin. Hindi laging madali, hindi laging mabilis ang matutong sumunod, pero dapat unti-unti, lalo na pag matanda ka na. It's never too late. Unti-unti, dahan-dahan, dapat marunong ka pa ring sumunod.
Kaya nga ngayong Adbiyento, hindi lang natin titignan ang mga dapat ayusin sa bahay, ang mga dapat ayusin sa buhay. Bago magpasko, ang Adbiyento ay panahon para hindi mo lang isipin ang mga nakikita mo at nakikita ng ibang tao sa iyo. Ngayong Adbiyento, ang sabi ng Ebanghelyo, makinig tayo. Makinig tayo sa mga katulad ni Juan Bautista. Hindi lang magaling at matapang magsalita, kundi tama, totoo, at mabuti ang sinasabi at tinuturo sa iba. Huwag mo lang piliing pakinggan ang mga taong matamis at matalinong magsalita, pero walang masabi sa mabuting ginagawa. Alam nyo, sa simbahan, maraming mahusay magsalita. Dito sa Quiapo, maraming mahusay magsalita. Pero alam nyo, may isang tao, may isang empleyado, may isang lingkod dito sa simbahan na ito na nakakabilib pakinggan kahit hindi siya nagsasalita. Si Kuya Victor, yung isa sa mga sakristan mayor, hindi nakakarinig, hindi nakakapagsalita, pero naglilingkod ng tama. Minsan nakakainggit siya. Kahit ang ingay-ingay at ang gulo-gulo ng paligid niya, nagagawa niya pa rin kung ano ang tama. Sa pagkapatuloy na misa natin, ikalawang linggo ng Adbiyento, makinig ka. Peace is not the absence of noise, but the presence of God's voice. Ipagdasal natin ang kapayapaan ni Kristo na maghari muli sa puso ng bawat tao, ng bawat pamilya, ng bawat bansa sa buong mundo. Kapayapaan na ibibigay ng tapat at tunay na pagsunod sa Diyos. Hindi man agad-agad, hindi man madali, kung sisimulan mong sumunod at hindi na magturo ng mali, hindi imposible na araw-araw maging mapayapa ang buhay mo. Peace be with you. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit na luklok sa kanang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paparito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng nagmuli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin po natin sa Ama na maging mga propeta tayo tulad ni San Juan Bautista na naghahanda at nagtataguyod ng daan ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin. Ang ating pong itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Juan Bautistang umakay sa mga tao para makilala si Jesus, naway maituro ng simbahan na si Jesucristo ang tanging tagapagligtas at Panginoon. Manalangin tayo.
Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tagapagtaguyod nawa ng katotohanan ang mga namumuno sa pamahalaan at wakasan nawa nila ang mga kasinungalingan na nagdudulot ng pagkawatak-watak sa ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng bawat komunidad ang mga may kapansanan at makasalanan at tulungan silang magkaroon ng makabuluhang pamumuhay at makabangon muli mula sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni San Juan Bautista, maging mapagkumbaba nawa tayo at isaalang-alang ang pagiging tagapaghatid ng mabuting balita sa lahat ng antas ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagtalaga ng kanilang sarili sa buhay relihiyoso, naway ihanda nila ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang aming kaligtasan. Patatagin mo po kami sa aming paglilingkod sa iyong anak at sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang kapayapaan ng mga kaluluwa, ng mga namatay sa gera, sa mga trahedya, lalo na ang apat na namatay sa pagsabog sa Mindanao. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin
ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Araw-araw, naniniwala ang Diyos na kaya mo pa ring magbago at maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kapayapaan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan sa ating Third Parish-Wide Advent Recollection Series sa darating na December 12, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang misyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jerome Marquez SVD, Provincial Superior of the Society of the Divine Word, Oroqueta Street, Tayuman, Santa Cruz, Manila. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mo pong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay walang sawang nagpapasalamat, hindi lamang sa inyong pagsisimba dito at kahit sa online, kundi sa inyong patuloy na pagbibigay po ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Yung pong ating mga in-kind donations na pinadadala ninyo sa Benedict Building, yan po ay nasimula na nating ipamahagi, hindi lang po dito sa Maynila. Nung pong nakaraang linggo, tayo ay nakapagdala ng mga ayuda, maagang pamasko sa mga kapatid nating katutubo na Aita sa Porac, Pampanga. Tatlong bundok ang ating dinalan. At tayo po ay naghahandang magdala para sa mga kapatid nating dumagat. Kahapon, 10 simbahan na ho ang kumuha ng ating mga ambag para sa kanilang pamaskong handog sa kanilang mga pamayanan. Iba't ibang institusyon, iba't ibang mga komunidad po ang nadadalan ng mga ipinabibigay ninyong tulong. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi kayo ng programang ito. Maraming salamat po. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala para sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko po kayo at hingin ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama na bugtong na anak ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya.
ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.